بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته So, ang tanong ng mga kapatiran natin, ng mga kababaihan, kung obligado ba sa kanila ang pagsasagawa ng Salatul Jum'a sa masjid. Alam natin na sa Pilipinas, nasanayan natin mula pa ng kabataan na ang mga kababaihan ay kasama ng mga kalalakihan sa pagsasagawa po ng Salatul Jum'a. So, ang tanong dito, ang pagsasagawa ba ng mga kababaihan ng Salatul Jum'a po sa masjid ay obligado ba yan sa kanila? O pinahihintulutan lamang. So ito po mga kapatid ang kaalaman tungkol po sa bagay na ito. Ang Salatul Jum'a po ay hindi po ito obligado sa mga particular na tao. Pangkalahatan, ito po ay obligado lamang sa mga kalalakihan. At napagkasunduan po ng mga ulama, nabanggit po ni Ibn al-Mundhir rahimahullah, na ang mga babae ay hindi po naobligahan na magsagawa po ng Salatul Jum'a. Ang sala po nila ay duhur lamang. Ibig sabihin, sa bahay lang po sila magsasagawa ng salatu al-duhur at ang Jum'a. Kung aatin sila, ay pinahihintulutan naman sa kanila na umatin sa masjid para magsagawa po ng salatu al-Jum'a. Kung sakali po na magsasagawa sila ng salatu al-Jum'a sa masjid, ay tanggap po yun sa kanila at hindi na po nila kailangan na magsala po ng duhur. Ang Propeta Muhammad SAW kanin sinabi, Al-Jum'a tu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'a. Ang Jum'a ay obligado sa bawat muslim na isagawa ito sa kongregasyon na sala, ika nga grupo o jama'a na sala illa arba'a, maliban sa apat. So ang hindi naobligahan ng Jum'a ay apat lamang. So isa dito ang Abdul Mamluk, yung alipin na inaalipin ng kanyang amo. Siyempre ngayon ay wala na po yan. Pangalawa, aw imra'a, o kaya ay babae. So ang babae po hindi po naobligahan ng Jum'a. Ang sala ng babae ay sa bahay lang po, duhur lang po. Bagkus ang pinakamainam na sala ninyo mga sisters ay sa bahay lang. Wabuyutuhun na khairun lahun, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga bahay pa rin nila, silang mga kababayan, ang pinakamainam na pagsasagawaan nila ng sala sa lahat ng sala. Aw sabi, ang bata, sanggol pa lang, o wala pa sa tamang edad, wala pa sa tamang gulang, ay hindi po naobligahan na magsagawa ng salatul Jum'a. Aw marid, at ganoon din po ang may karamdaman. So ang may karamdaman na hindi kayang pumunta sa masjid, ay hindi rin po naobligahan na magsagawa ng salatul Jum'a. Ibig sabihin, pangkalahatan mga kapatid at mga kababaihan, ay hindi po kayo naobligahan na magsagawa ng salatul Jum'a. Kaya pinakamainam pa rin para sa inyo ay huwag pong magipagsiksikan sa pagpunta po sa masjid. At ang may papayo natin para sa kanila na hanggat maaari ay sa bahay pa rin kayo magsagawa ng salatul Jum'a. Kasi kung itatanong ninyo, ano ba ang pinakamainam para sa inyo? Ang magsagawa kayo ng salatul Jum'a o sa bahay kayo magsala ng duhur? Ang pinakamainam pa rin sa inyo ay sa duhur po ang inyong sala. Kung magsasala kayo ng duhur, ay may sunan arawatib pa rin kayo. Apat na raka'a before duhur at dalawang raka'a after ng salat al-duhur. Pero hindi ibig sabihin na bawal sa inyo ang salatu al-juma. Pwede pa rin kayo magsagawa ng salatu al-juma pagkatapos ay hindi na kayo naobligahan na magsagawa ng salatu al-duhur. At kung sakali po halimbawa nakukutba sa masjid at pumasok na pang duhur, pwede ka na magsala. Hindi mo na kailangan pang hintayin na magsala sa masjid para makapagsala kayo ng duhur. So yan lang po ang konting kaalaman mga kapatid, naway sana ay i-apply po ng mga kapatiran natin na sana ay huwag na sila magipagsiksika sa masjid. Ibigan nila ng spasyo o lugar ang mga kalalakihan nang sa ganun ay hindi po makapagsala ang mga kalalakihan sa labas ng masjid, kasi pagka Friday napupuno talaga ang masjid dahil alam natin ang ilan sa mga kapatiran natin ay Jum'a lang umaten. So, Jum'a nga na nga lang umaten, napupuno pa ng mga kababaihan. So, sana sa mga babae, sundin niyo po ang payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ng pinakamainam pa rin para sa inyo ay sa bahay kayo magsala, hindi po kayo naobligahan ng salatul Jum'a. Ibigay niyo na po sa mga kalalakihan ang inyong lugar para mapuno ng kalalakihan ang masjid at may sagaw nila ang obligado para sa kanila. Yan lang po mga kapatid ang konting kaalaman. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.